Ginamit po ang pangalan nyo ni Norman Mangusin na ang sinabi ay tuwang-tuwa daw po kayo sa kanya at tinutulungan nyo daw po siya na maayos ang kanyang mga kaso. Sa pamamagitan ng mystery girl na nangangalang Esther. Mismo sa akin niya po sinabi yun. At naging dahilan kung bakit po nagbigis po ako ng pera at tinulungan siya. Ma'am, putulin ko po kayo. Bakit po tayo nagsisiwalat ngayon? Ano po ba yung nakikita niyo na scam, sa inyo at sa iba pang sumali sa kay Leo Marcos? Okay. Ang na-scam sa akin ay hindi lamang pera, kundi dignidad. Ang na-scam sa akin ay pagmamahal, emosyon, na hanggang ngayon ginagawa niya. Ngayon po ay meron silang FFCI na tinatawag o FLM Family FLM Family Club Incorporated na hindi pa rehistrado sa SEC ay nangolekta na po noong November ng pera sa mga OFW. Umabot po ito ng milyon-milyon. Pero wala po silang mapakita na transparency kung ilan nga po ba talaga ang bigas na napamigay. Yung mga OFW na ngayon ay nasa ilalim pa ng pambubudol ni Norman Mangusin. Ay maiintindihan ko po kung magagalit kayo, pero maiintindihan niyo po ako at the end of time na kayo po ang iniligtas namin dito. May mga OFW na pong may reklamo, may mga OFW na po na bumaba dahil po sila po ay nakaramdam na nakakaiba dito sa FFCA na to. Linawin natin naman si Norman Mangusin ay siya ay si Francis Leo Marcos. Sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos, ang sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare, it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas at kalabasa na ginawa niya pong stepping stone na mag-ingay sa social media para sa kanyang sariling ambisyon at makakuha ng mga mayayaman na po pwede niyang hamunin sa Mayaman Challenge at the end of time ay utangan o gawing financier sa pamamahagi niya ng bigas. Magkano po ang nakuha sa inyo? Ang nakuha po sa akin, ha, sa akin lang, ang hindi nakalista ay 2.3 million. Bakit po kayo naglabas ng 2.3 million? Dahil nga sa magandang deal niya sa akin, na hihiram siya ng pera sa akin, pambibili ng, nung una pa lang ha, from the spec tayo ha, pambibili ng bigas at kalabasa at ibibigay niya sa akin ng May 30. Subalit siya nga ay nakulong ng May 19. Bakit ako nagtuloy sa pagtulong? Dahil niya na-capture na po niya ang aking emotion at nangako na siya ay mayaman, siya ay may mga ginto, at sasampung doblehin niya ang nakuha niya at mga nawala sa akin kapag siya po ay nakalaya. At meron po akong ebidensya. Gaano po kayo karaming sumali sa Mayaman Challenge? Marami eh. Marami kami sumali sa Mayaman Challenge. Yung mga iba natatakot pa na lumabas. Pero may mga kausap na po ako. Gaano karaming bigas po ba? Ilang tonelada ang naipamigay? At ano pang mga ibang item? Ang kalabasa ay hindi ko alam kung eksaka, pero minsan isang buong truck. Minsan kalahating truck lang. Yung mga bigas siguro maabot ng mga 300 sacks, 200 sacks. Yan ang mga pinamimigay niya. Para po saan niyang pinamimigay niya? Para daw po sa pandemic, para sa mga sa taong bayan. Pero yun po ay inamasakit eh, nagamit ang pandemic eh, namuhunan para sa sariling pangangailangan. Ngayon nakakulong na siya, nagpa-function pa po ba? Yes, sir. Nagpa-function pa po. Dahil ipinadadala ang pera sa pangalan ni Mr. Dong Bacala. At patuloy pa rin pag-ooperate nila sa YouTube channel niya sa pamamagitan ni Jojo. Yes, ma'am. Ano po ang babala niyo sa mga kababayan nating OFW, yung mga kababayan nating naniniwala sa apelido ni Marcos dahil kahit hindi siya Marcos, ano po yung babala ninyo, ma'am? Ang babala ko, simple lang po. Magmasid po kayo. Kaya ayaw po ni Jojo na manood kayo sa mga expose namin kasi
nakalatag po doon ang ebidensya. Naiintindihan ko po kayo. Dahil napunta po ako sa sapatos yun na nabulag ako. Kayo po ang main concern po namin dito. Kung gusto niyo po tumulong, pumunta kayo sa barangay niyo. Magpadala kayo sa kamag-anak niyo. Dahil sigurado pa makakatulong po kayo. Kaawaan niyo po ang sarili niyo dahil hindi po madaling maging OFW. Para lang ipadala. Habang kayo nagkukudkod ng initoro, ang sekretarya ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusing, ang ahaba ng kuko. Habang kayo hindi kayo makapag-ayos sa sarili niyo, todo makeup. Okay ma'am, magsasampa po ba kayo ng kaso? Yes, this Thursday, magsasampa na po kami ng kaso. At next week. Ano pong kaso ang isasampa na? At gaano po kayo karami na magsasampa ng kaso? Okay, ako muna ang mag-start ng kaso at yung mga victim ay next week po sila magbibigay ng kanilang mga affidavit. Okay. May effect po ba sa national election ang nangyari? Yes. Ano po ang epekto? Dahil tatakbo doon siyang senador. Kahit po na akulong? Yes, kahit na kukulong. Mm-hmm. FLM lang ang malakas nga daw eh, pero hindi makalabas. I mean, tatakbo siya ng senador, yun po talaga ang gusto niya.